Good morning, Canada! Tapos na ang halos dalawang buwan nating cheat month. Hindi na cheat day, cheat month na. Kaya bumalik na tayo sa ating healthy eating. At samahan niyo akong gumawa ng ating overnight oats. Natuto na ako dun sa ating mga past na ginawang overnight oats. Masyado palang madami yung nilalagay ko. Kaya naman ngayon, 2 tablespoon lang ng oats. Tapos 1 tablespoon ng chia seeds. Tapos ang ginagamit nating milk ngayon ay yung soy milk. Para sa ating fruits naman, blueberries at saka raspberries. Tapos bigla akong naalala, may binabad nga pala akong garlic sa honey, 'di ba? Yung fermented garlic honey kinemerlu. Naisip ko na pwede kayang ilagay ito sa ating overnight oats kasi ang sabi nila pag naman daw na ferment na yung garlic sa honey, maglalasa na siyang candy eh, manamis na miss daw. Pero syempre, titikman muna ni Kavex. Medyo nabawasan yung tapang ng amoy ng garlic at noon nga nung tinikman ko na at kinagat ko siya, natatakot nga ako kasi 'di ba parang may anghang-anghang yung garlic. Pero nung kinagat ko, ay grabe, ang tamis, para talaga siyang candy. Yung isa daw health benefits nito ay isa siyang organic cough syrup. Basta talaga may kinalaman sa healthy living at saka mga organic na yan, itatry talaga yan ni Kavex. Kaya eto, nilagyan ko ng tigi-tigisang bawang ang ating jars. And last but not the least, cinnamon. Iba din talagang effect ng cinnamon. Nakakabango siya, tapos iba talaga yung lasang na dadagdag niya. Mekos-mekos lang yan ni Insan, tapos ilalagay na natin sa fridge. Marami pa rin nagtatanong kung paano ko nasimulan to. Napakadali lang naman. Maximally. Well, mga Kavex, katulad nyo din ako dati. Diyos ko, yung simula pa lang, umaga pa lang sinangag o kaya tinapa yung busog na busog. Heavy breakfast ako lagi simula pa nung bata. Naalala ko nga talaga dati, basta ang mami ay nagsangag tapos may binibili siyang tapa eh sa palengke. Ay, tapos gagawa yun ng suka, DS vinegar pa yun, tapos may bawang at may sili. Ay grabe, kahit ilang isangag mo diyan, kahit i-rice cooker yan, mauubos ko talaga. Sa sobrang sarap ng tapa na yun. At huwag ka, simula yata nung high school, pandayo na talaga si Kavex sa mga fiestahan. Kahit ilang bahay pa yan, kakainan at kakainan ko talaga yan. Napakatakaw ko talaga noon. Basta din, ang tanda ko, nag-start ako mag-diet or magbawas ng rice. Noong nag-no rice ako noong nasa Singapore ako, nakayanan ko siya. Doon din sa Singapore ko na-try or natutunan na uminom ng black coffee. And base nga sa aking own experience, nung binawasan ko yung carbs, yung binawasan ko ang number one, ang sugar, yay, nako, hindi na ako ganun kadalas magutom. Kaya sa mga nagbabalak mag-diet, yun po muna ang bawasan nyo or alisin nyo sa yung diet, ang sugar, ang sodas, ang sweets. Kung kaya nyo na din na wag mag-rice, ay better. Meron namang mga cheat days, hindi naman bawal yun. Doon na lang kayo bumawi. Let's be healthier this 2024, mga Kavex! Ayaw mo, edi wag!